Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo din. Mga kapatid, tayo tinipo ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating mahabaging Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Patuloy tayo naglalakbay ngayong banal na panahon ng Kwaresma at hilingin natin na ating matagpuan ang awa, pag-ibig ng Diyos. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpatirapa ng aming budi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon. Magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises. At ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba. Dahil sa dooy, nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin na mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba at sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sikar. Malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makiinom?" Wala noon ang kanya mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino ang humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo na ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." Ginoo, wika ng babae, "Malalim ang balon ito at wala man lang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Umiinom siya rito, pati ang kanyang mga anak at kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayoy, bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa ang Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyo mga Hudyo, na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang tunay na sumamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paparito ang Mesiyas na tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at manatili siya doon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya. Nakilala namin siya ang tagapagligtas ng sanlibutan."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng Poong Hesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Araw ng Linggo, ikatlong linggo ng Kwaresma, nangangalahati na po tayo sa ating paglalakbay sa pagsunod kay Jesus Nazareno patungo sa Kalbaryo, patungo sa krus ng ating kaligtasan, patungo sa buhay na walang hanggan. At tayo narito sapagkat nais nating makita si Jesus Nazareno, sapagkat naniniwala tayo siya ang kasagutan sa lahat ng ating dinadasal at hinahanap sa buhay. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Opo, narito tayo lalo na paglinggo sapagkat naniniwala tayo si Jesus Nazareno ang kasagutan sa ating mga tanong at hinahanap sa buhay. Napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon. Ito ang isa sa pinakamakulay na kwento ni Jesus sa ebanghelyo ni San Juan. At ito'y napatatagpuan lamang sa ebanghelyo ni San Juan. Sinasabi, naglalakbay si Jesus kasamang kanyang mga alagad patungong Jerusalem, ngunit sila'y napadaan sa Samaria. At minabuti ni Jesus Nazareno na pumunta doon sa balon ni Jacob. Inutusan niya yung mga alagad niya para bumili ng pagkain sa bayan. Tanghaling tapat, nasa balon si Jesus mag-isa. At pagod at nauuhaw si Jesus. Di kalaunan, may dumating isang Samaritanang babae. Ang mga Samaritano po ay kaaway na mortal na mga Hudyo. Hindi sila magkasundo. Ngunit laking gulat ng babaeng Samaritana na mayroong Hudyo sa may balon. Bakit nandun si Jesus Nazareno sa balon? Tanghaling tapat, nag-iisa. Pero may magandang tanong. Bakit nandun yung babaeng Samaritana sa balon? Tanghaling tapat. Kung kailan tirik na tirik ang araw, napakainit, doon pa siya sumalok sa balon. Anong misteryo meron doon sa babaeng iyon? Bakit katanghalian tapat siya? Siguro, may iniiwasan siya. Kasi kung kayo po yun, natitiyak ko, kukunin niyo yun sa panahong hindi mainit. Pero kung sa tingin mo, ito yung oras na walang tao at doon ka pumunta, marahil may iniiwasan ka. Kaya kahit mahirap at mainit, doon ka pupunta. Doon sa mahabang sanaysay ng kwento, doon natin matutuklasan kung bakit. Habang nag-uusap sila ni Jesus Nazareno, sinabi ni Jesus sa babae, tawagin mo ang asawa mo. Sabi ng babae, wala akong asawa. Alam niyo ang sagot ni Jesus Nazareno? Sabi niya, oo nga, wala kang asawa. Nakakalima ka na nga eh. At yung kasama mo ngayon,
hindi mo asawa. Parang binuhusan siguro ng malamig na tubig yung Samaritana. Kaya alam nyo mga kapatid, walang maitatago kay Jesus sa Sareno. Kahit anong palabas natin, kahit anong pagkukunwari natin, alam niya ang kwento ng buhay natin. Alam niya ang nasa puso natin. Alam niya nasa isip natin. Alam niya ang mga sikreto natin. Kaya biglang iniba na lang nung babae yung usapan. Kasi batid niya, alam ni Jesus Nazareno ang ginagawa niya sa buhay. Sabi ko kanina, si Jesus ay nasa balon sapagkat pagod siya at nauuhaw. Pero matutuklasan natin, ang pagod at uhaw pala ay yung Samaritanang babae. Pagod siya sa buhay sapagkat naghahanap siya kung ano ang magbibigay buhay sa kanya. Kaya nga siguro nakakalima na siya o pang-anim na yung relasyon niya. Kasi naghahanap siya, ano bang makapagpapasaya sa buhay ko? Mga kapatid, mga kadeboto, ano ang pinagdadasal nyo ngayon? Ano ang ipinagdarasal nyo ngayon? Sapagkat malamang ang ipinagdadasal nyo ngayon, ang pinaniniwalaan nyong magbibigay buhay, magbibigay saya sa iyo. Ngunit ang tanong, yan ba talaga ang magbibigay buhay sa'yo? Yang hinihingi mo. Yung babae, di ba? Humingi siya. Akin na lang yung tubig na yan para hindi na ako sumalok dito. Pero anong sabi ni Jesus sa Sareno? Hindi yan tubig na yan ang ibig kong sabihin. May mas maganda pa akong maibibigay sa'yo. Tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya balik tayo sa tanong, anong nakapagbibigay buhay sa'yo? Minsan pag nagbibiruan tayo, hindi ba? Pag nagpunta tayo sa patay, sasabihin natin, ano bang ikinamatay? Yung mga pilosopo sabihin, nakalimutang huminga. Kasi para sa atin, ang sukatan daw ng buhay, paghinga. Totoo naman po yun sa isang banda. Pero alam nyo, marami ang humihinga, pero sa totoo lang, patay na. Humihinga nga, pero patay. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, humihinga pa ba yan? No? Pero may mga taong humihinga, pero parang patay na. Alam nyo, minsan pag nagbabasbas ako sa patay, aaminin ko sa inyo ha, mas mukha pang buhay yung patay kesa rin sa mga naglalamay. Kasi minsan may mga taong papatay-patay. Walang kabuhay-buhay. Humihinga nga, pero parang patay sa buhay. Kaya balik ako sa tanong, anong nagbibigay buhay sa iyo? May mga tao, pag magsisimba, parang patay na. Ano, ayan, kalabitin nyo nga, baka naman tulog na, no? Pero kapag mamimili, kapag nasa mall, kapag may shopping, aba, buhay na buhay. Pag nasa palengke, buhay na buhay. Pag mamimili, buhay na buhay. Pag sisingiling ka na ng mga pinamili mo, patay ka. May mga tao, pagkain, buhay na buhay. No? Talagang ganang-gana. Pero pag nagba-Bible study, antok na antok. Pag nagdarasal sa Santissimo, walang kabuhay-buhay. Pero pagkainan, buhay na buhay. Pero pag may nagtanong, sino pwedeng tumulong, mag-iimpake tayo ng ayuda? Ay, hindi ako pwede, Father. Pero pag sinabing, sino gusto sa outing? Ay, ako, Father. Sino gusto sa party? Sama ako, Father. Pagkainan, buhay na buhay. Pagpunta mo sa doktor sa check-up, patay ka.
Saan ka nabubuhay? May mga tao, no? Pag nakikinig sa salita ng Diyos, ang ganda-ganda ng pagbabasa ng mga lektor natin, wala, walang kabuhay-buhay. Pagkwento ng salita ng Diyos, walang kabuhay-buhay. Pero pag chismisa na, pagkwento na ng buhay na buhay, buhay na buhay, bukas na bukas ang tenga, dilat pa ang mata, nakaurong pa. Pag chismis, buhay. Pag hindi ka kasama, dumating yung araw, absent ka sa chismisan, patay ka. Ikaw ang pag-uusapan. Saan ka naghahanap ng buhay? May mga tao, pagtrabaho, buhay na buhay. Hindi na natutulog, hindi na umuuwi. Hindi na nagpapakita sa pamilya. Kasi malaki ang pangarap sa buhay. Kaya pagtrabaho, buhay na buhay. Pag ganun ka lagi, pag uwi mo sa bahay, sa pamilya mo, patay ka. Baka wala na yung misis mo. Kasi wala kang oras sa kanila. Baka yung anak mo nagda-drugs na. Hindi na nakakatapos ng pag-aaral. Dahil panay trabaho na lang ang nasa isip mo. Ano ang bumubuhay sa'yo? Pera? May mga tao, pag pera ang usapan, buhay na buhay. Alistong alisto. Pera ka ba lang ng pera? Pag dumating ang magnanakaw, patay ka. Ubus ka. O, tignan niyo yung bag niyo. No? Baka nandiyan si Tanggol. No? Mula ng magkabatang kiyapo, maraming gumagaya na. No? Ingat tayo. Hindi naman ho ganong kasama ang kiyapo. No? Baka akala natin, mga ibang tao tuloy natatakot na pumunta sa kiyapo dahil parang ang daming krimen. No? Hindi naman po. Pero, saan tayo nabubuhay? Yung babae na Samaritana, kaya pala siya pagod na kasi kung saan siya bumabaling. At sa bandang huli, hindi pa rin napapatid yung uhaw niya sa buhay. Kaya pala siya tinagpo ni Jesus sa sareno para maging kasagutan sa pagkauhaw niya sa buhay. At ito yung ipagdasal natin, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, kaya tayo nagsisimba, kaya tayo lalo na nagpupunta dito sa Quiapo. Nais nating sabihin kay Jesus sa sareno yung mga pagkauhaw natin sa buhay. Pero hindi lang yung pagkauhaw. Sana yung pagkauhaw natin may matagpuan, nakasagutan. At alam nyo kung ano raw dapat masalubong ng pagkauhaw natin? Ang pagkauhaw ng Diyos. Dahil sa totoo lang, uhaw na uhaw din ang Diyos. Saan daw nauuhaw ang Diyos? Nauuhaw ang Diyos sa pagsisisi mo. Nauuhaw ang Diyos sa katapatan mo. Nauuhaw ang Diyos sa pagbabalik loob mo. Nauuhaw ang Diyos sa pagtitiwala mo. Uhaw na uhaw si Jesus sa sareno. Inaantay niya kung papaano niya inantay yung Samaritanang babae. Inaantay niya tayong lahat. Isuko sa kanya. Huwag sa ibang bagay. Huwag lang sa mundong ito. Huwag lang sa mga tao sa mundong ito. Bagkus sa kanya natin itagubilin, ipaubaya ang mga pagkauhaw natin sa buhay. Gaya ng sabi ko, lahat tayo dito ngayon may pagkauhaw. Ibaling natin ito kay Jesus. Naalala niyo po, nung nasa krus Jesus, ang isa sa kanyang huling pitong wika, ako'y nauuhaw. Di ba ho? Nung nasa krus Jesus sa sareno, ako'y nauuhaw. Inaantay niya tayo. Isuko sa kanya. Huwag tayong bumaling kung saan-saan. Sapagkat yung pinagkukuanan nating balon,
hindi pa rin pala makakapatid sa uhaw natin. Lalo lang tayong nauuhaw. At ang mas malungkot, para pa tayong namamatay. Salip, bumaling tayo kay Jesus Nazareno. Sumunod tayo sa Kanya at magtiwala tayo sa Kanya. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami, nauuhaw, napapagod din sa buhay. Bumabaling kami kung saan-saan at kani-kanino. Akala namin ito ang magpapasaya sa amin at magbibigay buhay sa amin. Pero nagkamali po kami. Sa iyo pala kami dapat bumaling. Sa iyo kami dapat makinig. Sa iyo kami dapat lumapit. Sapagkat nauuhaw ka din pala sa amin, mahal na pong Jesus Nazareno. Nauuhaw ka sa aming pagsisisi, sa aming pagbabagong buhay, sa aming pagtitiwala sa iyo. Nawa sa misang ito, magsalubong ang aming pagkauhaw at ang iyong pagkauhaw upang tunay na mangyari ang himala at pagpapala. Pagpalain niyo po kami, mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya po sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo ngang tunay ngang ang ating Panginoon, ang ating manunubos at sagot sa ating hinahanap sa buhay. Idulog natin ngayon sa Kanya ang ating pagkauhaw at sa bawat kahilingan ng ating tugon. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahang maging daluyan ng tubig sa kanilang ministeryo at paglilingkod, sa kawang nasa kanilang pangangalaga. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Patirin mo ang pagkauhaw ng kalooban ng aming mga pinunong nasyonal at lokal upang sila'y maging maawain at mahabagin sa kanilang pampubliko at pribadong buhay. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Maging bukal ng pag-ibig nawa ang bawat pamilya, Ikaw na tubig ng buhay upang bawat magulang, anak, kapatid at kamag-anak ay maging daluyan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalukin mo nawa ang aming mga minamahal na yumao ng buhay na walang hanggan sa iyong pag-ibig, Ama. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pawiin mo ang aming malalim na pagkauhaw, O Ama, upang kami maging daluyan ng iyong biyaya
sa pamamagitan ni Jesucristo na aming tagapagligtas at tubig ng buhay. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang ating puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga-Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masiding inahangad na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kayo isa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tuwing tayo nagsisimba, hayaan nating magsalubong ang ating pagkauhaw at ang pagkauhaw ni Jesus para sa atin. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kambiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong, Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kani-kanino at saan-saan kami bumabaling sa aming pagkauhaw. Patawad po kung kami nagkukulang sa pagsisisi, pagmamahal at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Linisin niyo po kami.
Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus Cristo, ang bukal ng buhay na walang hanggan. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ang ating pagsasakripisyo. Pananalangin at pagkakawang gawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga pondo ng alay kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom, at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na obispo, na arsobispo Jose Cardinal Advincula, na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikatlong Lenten Recollection sa darating na March 14, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Earl Alison Valdez, ang ating pong attached priest. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa inyong tulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, at iba pang pangayuda sa ating mga nangangailangan at mga nasalantang kapatid. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ipagdasal natin na tuwing tayo'y nagsisimba, magpanagpo ang pagkauhaw ng tao at ang pagkauhaw ng Diyos. Nauuuwaw ang Diyos sa ating pagsisisi, pagbabagong buhay, pag-ibig at katapatan. At si Jesus Nazareno ang kasagutan ng pinakamalalim nating pagkauhaw sa buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, hinihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nilo noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.